gaano karami sa bayan ng Cebu. Ang aking tiyuhin na si Isko ay isang mang-ayos ng tubo ng tubig. Isang araw, napag-utusan siyang pumunta sa lugar ng Barangay Lumansya at siya'y inutusan para mag-ayos ng mga sirang tubo doon. Liblib na lugar na yon sa bayan, sa barangay ng Lumansya. Nang makarating na siya roon, siyempre, ang unang mo talagang pupuntahan doon, doon ka pupunta sa barangay. Kung saan ka pupunta sa lugar na yon, kadalasan ay barangay ang pinupuntahan. Doon ka matutulog. Dahil pagod siya, ay naglalakad lang papunta roon. Nagpapahinga siya. Nang sumapit na ng alas 6 ng gabi, madilim na. Madilim na ang palit. Nagtataka siya kung bakit ang mga tao ay dumarami. Nagsayahan. At nakita niya may daladalang mga kawali. Palakol, itak, tsaka kung ano-ano pa. Iba yung nag-iigib ng tubig, may daladalang tubig, at saka nga pangkato. Doon niya napagtanto siguro na naisip na baka mayroong handaan. Hindi niya pinansin yun at tuloy ang kanyang pagpapahinga. Pero paigipiglip lang, pinakaramdaman mo niya kung ano ang mangyayari. Nang sumapit na ng alas 7 ng gabi, napansin niya ang mga tao dumarating ay sumisilip sa kwarto niya at sinasabing, "Uy, kalami di ana. Ako ng paa, ako ng ulo." Sa madaling salita, pinag-aangkin na ang mga parte ng katawan niya. Hindi niya pinansin pa rin, baka ito'y biro lang sa kanilang lugar. Nang sumilip siya uli bandang alas 8 ng gabi, tiningnan niya nag-aapoy na yung mga tao. Nilagyan ng tubig ang kalawali. Saka madali-dali talaga ang ginagawa nila para kumulo agad ang tubig. Hindi pa rin niya pinamansin yun. Baka mayroong kakatayan nga siguro nga baboy dahil may birthday. Noong mga alasutso ng media ng gabi, sinilip niya uli ang tubig malapit ng kumulo. Saka nang pansin niya, panay ang silip ng mga taong dumarating sa kanya. Ang sarap daw sarap daw kainin. Doon niya napagtanto na ang mga tao pala doon ay kakaiba. Bago sumapit ang alas 8 ng alas 9 ng gabi, tiningnan niya uli yung tubig malapit nang umiikot. Dahan-dahan na niyang sinira yung dingding ng hinutuluyan niya, bahay ng barangay captain. Hanggang sa nasira tuluyan at siya'y nagmamadaling tumakas. Kasi naisip niya ang mga tao para doon ay hindi pangkaraniwan. Kumakain pala ng tao. Siya'y makalabas, takbo ng takbo siya hanggang makarating siya sa isang bundok. Takbo ng takbo, walang tigil ang takbo. Nang makarating siya sa pangalawang bundok, nagkagulo na ang mga tao. Dahil siguro nalaman nila na wala na siya roon. Nagkagulo ang mga tao. At nagsasabi yung mga pinuno nila, "Hanapin nyo, masarap yun. Masarap ulamin. Mistiso. Napakasarap.
Hanapin nyo sa kasulok-sulukan ng gubat. Ako naman ay tuloy-tuloy ang pagtakbo hanggang makarating sa pangalatlong bundok. Natanaw kong mga kakugnan o mga damo-damo pinagsusunog ng mga aswang. Nagliliparan ang mga aswang hanggang ako'y makarating sa pang-apat na bundok. Doon natanaw ko sila bawat dinaraanan ko sinusunog nila. Naghiyawan ang mga taong aswang dahil nanghihinayang sa akin. Nang makarating ako sa panglimang bundok, doon nakatiyak ako na ligtas na ang aking kinalalagyan. Tuloy-tuloy pa rin ang aking paglakad at takbo. At salamat sa Diyos na hindi nila ako natuntun hanggang ako sa nakauwi sa amin. At naikwento ko sa aking mga kamag-anak ang aking karanasan. Hindi nila sukat akalain na ako'y makauwi pang buhay. At salamat sa Diyos. Doon ko nalaman ang kwento ng tungkol sa aswang kung totoo o hindi. Ugat ang isip lamang. Ayun lang po mga kapatid ang aking mai-share sa inyo. Maraming salamat po.